What's up mga chong? Nandito na naman kayo sa Balik Tanaw TV Part 2. So bago natin simulan lahat, gusto lang namin ipamot sa inyo ang mainit na pasasalamat mula sa support at tunay dyan, mula sa ATPCAL guru at mga classmate. Maraming salamat po, lalo na sa mga tao, mga hindi ko kilala, nanonood at nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po ito mabubuo ang bilang na meron kami ngayon na subscriber kung hindi po dahil sa inyo. So maraming salamat po. Patuloy lang po ang pagsuporta upang sa ganun pag-iigihan namin ang panoorin na ibibili namin sa inyo. Ano pang hinihintay natin? Tara na simulan ng kwento. Sa malawak at tahimik na kapaligiran, maririnig ang mga huni ng mga ibon na wari nagsisiawitan. Sa kabilang banda, tila may mga nagmamasid na nilalang. Halina't muli nating balikan ang kwento tungkol sa mga hayop na banta sa buhay ng tao. Elepan. Isa ka rin ba sa mga batang nangarap na makasakay sa higanteng elepante? Dahil gustong-gusto mong maranasan ang mga napapanood mo sa telebisyon at pelikula, na kung saan malaya nakakasakay ang mga tao sa likod nito. Sino ba naman ang ayaw? Napakalaking oportunidad na ito at di na talaga palalagpasin pa. Siyempre, minsan lang sa buhay ito. Siguro, kapag nakasakay ka na, maaari mong makita ang lahat sa ibabaw ng elepante dahil sa sobrang taas nito ang nilalang. Ang elepante ay kabilang sa pamilyang Elephantidae at may tatlong klasifikasyon na kasalukuyang kinikilala: ang African Bush Elephant, African Forest Elephant at ang Asian Elephant. Ang elepante ay isa ding mammal na tinaguriandang buhalang hayop na nabubuhay sa lupa. Ibig sabihin, pinakamalaking hayop sa mundo. Ang karamihan nito ay matatagpuan sa Afrika. Ayon sa National Geographic Channel, humigit kumulang na 500 katao ang pinatay mula sa pag-atake ng mga elepante bawat taon. Habang sa India naman, daang-daang tao ang kinitilan ng buhay ng elepante dahil sa maling pagtrato nito sa dambuhalang hayop. Tugon ng mga eksperto, ang mga ganitong pag-atake ay nagiging mas karaniwan. Alam nyo ba, ang mga elepante ng Thailand ay tinuturing na banal na simbolo sa bansang ito dahil sa kinalaman nito sa mga paniniwalang ayon sa Buddhism at Hinduism. Bukod pa rito, itinuturing din itong royal ang mga elepante dahil ang mga hari noon ay may banal na koneksyon sa mga ito, lalo na sa puting elepante o kung tawagin ay white elephant. Bagamat may iba't ibang paniniwala sa hayop na ito, subalit hindi maikukubli ang katotohanan na kaya kang paslangin na walang pasintabi. Bear o oso? Scientific name, Orsodei. Minsan ka na bang nakakita ng oso na malapitan at sinubukang makipagtitigan sa mga mata nitong maamo? Subalit, hindi natin alam sa likod nito ay may nakatagong ugaling di mo nanaisin. Ang oso ay walang may bigat na aabot ng 70 hanggang 100 kilograms para sa giant panda, 450 kilogram naman para sa polar bear, at 80 hanggang 600 kilograms para sa brown bear. Ang oso ay masasabing isa sa delikadong nilalang sa lupa. Bakit kamo? Sapagkat ito ay naiiba o bukod tangi. Hindi tulad ng karamihan sa iba pang mga carnivora, ang mga oso ay may paanang plantigrade. Ibig sabihin nito, isang hayop na nakakalakad kasama ang buong talampakan ng paa na humahawak sa lupa. Kung nabalitaan niyo mga chong, ang bagong pagsalakay di umano ng oso. Ayon sa ating nakalat na impormasyon, ang 19 na taong gulang na babae na taga Sierra Madre ay inatake ng oso. Kwento niya, siya ay nakatulog sa kanyang bakuran. Subalit, nagising siya sa tunog ng isang agresibong oso na papalapit sa kanya. At pagkatapos nito, ay sinimulan siyang atakihin. Laking pasasalamat niya sa kanyang laptop na naging armas para ihampas sa oso na tuluyang lumayo. Naganap ito noong June 15, 2020 sa oras na 5:15 PM. Nagpapahiwatig lamang ito na hindi talaga maiiwasan ang mga ganitong pangyayari, lalo na napapalibutan tayo ng mababangis na hayop. Kung kaya, pet lover man tayong tao,
di pa rin maaalis sa mga hayop ang pagiging agresibo na kayang kumitil ng buhay ng isang tao. Kaya mga kachong, konting ingat lang po sa mga hayop natin, lalo na mga delikado. Malay mo bukas, di ka nakilala ng alaga mo. Karagdagang kalaman lang mga kachong tungkol sa mabangis na leon. Alam nyo ba na ang mga leon ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon nang hindi umiinom ng tubig? Bakit ko ito nasabi? Sapagkat nakakuha sila ng mga katas mula sa mga binibiktimang hayop, gayon din sa halaman. Ganyang kabangis ang kilala nating leon. This is all for today mga kachong. Kung meron kang gustong sabihin tungkol sa ating video, huwag mahiyang mag-comment. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na ang notification bell para palagi kang updated sa i-upload na video.